どうも皆さん、今日はあの焼き Today I'm going to grill. Tama ba grill? Yes, grill. What do you call this? Pork. I don't know what part this is. I call it this. Pork lempok. It's called lempok. Step by step tayo. First, this one. Wait. Correct. Para umano, ayan, magbaga yung charcoal. Ito ay mag-grill ngayon sa labas. Ito na siya, naka-prepare na. So, dapat tig 9 minutes per side. Tapos, every 3 minutes, babalik na rin. Yeah. Here's my mommy. She's making cooking this one. What's your, ano ba yun? Recipe? Fry barbecue and stand hot cook. Parang crunchy siya. Yes. Yan, mahilig kasi siya sa gulay. Sama ang Philip Goods with pandesal. Ayan. Sarap. Let's eat ho. Let's eat ho. Kunwari kumakain ako ng gulay. Kape. Game. Eating na kami. Hindi kita yung pagkain. Ito yung pagkain. And ham. Yan. Kain na tayo. Eating. Very healthy. Ganon. Maya ka dyan. Kasi malapit na daw yung birthday ko. Bag. Humingi ako ng questions sa aking friends. Yan. Okay. First question. Ito yung listahan ng question. First question. Height daw, sabi ni Kisaya. Anong height mo? O, anong height mo, Mau? 5'4" ganun. 5'4" where? 5'4" where? Okay, yeah. Ganun lang naman yung tangkad mo sa akin. Sa ako, ano ako? 4'11". Ikaw, Ma. 4'11 ako eh. Eh, mas matangkad ako sa'yo eh. Sabi ng nurse na ano sa akin? 4'11 ako. Hindi ko mas matangkad ako sa'yo, tapos 4'11. Hindi, 4'10 na lang ako. 4'10. Ay, pipis! The next question.
Anong di mo makalimutan sa Japan? So, pares kami ni Mama ng Japan, kaya si Mama muna sasagutin. Masarap na pagkain, at saka yung lagi akong nagbababad sa bathtub na merong milk, at saka ano, yung panglagay na powder doon, kung anong flavor gusto mo. Gustong-gusto ko yung may kulay, lalo na yung kulay green. Tapos, lalagyan mo ng milk. Tapos, pag ahon ko sa bathtub, sobrang namumula yung balat ko. Ang ganda-ganda. At saka, onsen. At saka, yung masasarap na pagkain. Lalo na yung yakiniku. Saka yung ano, siyempre, laging maganda. Ay! Laging maganda kasi siyempre kumikita ka, nakakapag-shopping lagi, bili makeup, bili ng damit. Tapos yun. Yan ang masarap sa nagtatrabaho sa Japan. Saka yung winter na nakakaganda ng balat. Saka yung pag nag-yuki siya, yuki futero, yung umuulan ng yelo, sinasalo ko yun. Si Mama lahat naabutan dun. Ako, hindi ko malang naabutan. Kahit Sakura. Yung Sakura, hindi naman masyado kasi 2 weeks lang yun eh. Kaya maganda lang tingnan. Eh, maganda. Wala akong naabutan kundi summer. Napakainit. Pares lang pala ng init dito at saka doon pag summer. Pero at least doon, dapat ang season dito forever summer. Ano ba? Ako? Ang hindi makakalimutan sa Japan. Yung ano, nakakita ko ng mungo. Grabe, kung hindi kayo naniniwala sa mata, bala kayong buhay dyan. Basta nakakita ako, sure na sure ako hindi yung tao. Kasi ano, alas 3 noon eh. Bale, after namin mag-work, pa-practice kami yan. Ay, maglilinis muna kami ng mese. Mga ano yun, one tapos ng work. Tapos, release kami yan, mga 1 to 2, ganyan. Tapos mga 2 to 3 or 2 to 4, ano na kami, magpa-practice na for showtime the next day. Tapos, ayun, bag-trip ako nung panahon yun eh, kasi nag-away kami ng mga kasama ko, ng mga katabaho ko. Tapos, umuwi ako mag-isa. Alas 3 na noon, umuwi ako mag-isa. Kasi in, wala na talagang tao kasi nasa bundok kami. Bundok yung ano namin yung napuntahan ko. Tapos, naglalakad na ako yan. Ang dilim kasi wala masyadong ilaw. Tapos, yung papunta, paakyat na sa apartment namin. Malapit na ako. Busy ako mag-isipin. Ini-imagine ko yung mga usapan namin ng mga kasama ko, nag-away kami. Tapos, biglang may nakita ako sa unahan. Bale, lalakaran ko pa lang siya. Kasi nandun yung apartment namin, tapos nandito yung bahay, then sa tabi nun, may garahe. Dun sa garahe, sa harap nun, may space pa. Tapos may nakita akong gumagalaw. Akala ko yung halaman na nasa gilid. Kaya hindi ko pinansin. Isip-isip na ako. Tapos maya-maya napatingin ulit ako mga after 2 seconds na yan. Patingin ako ulit doon. Kasi sabi ko hindi naman yung halaman, may gumagalaw, eh baka ano yun, maliit na aso. Tapos maya-maya napaisip ako, sabi ko wala namang ligaw na aso doon eh. Wala naman talaga, walang naliligaw na aso doon. Isang beses lang ako nakakita pero malaki siya tapos. Hindi pa nung ganun kaliit, alas 3 na kasi noon eh. Tapos, edi napaisip ko ng ganun, tinignan ko ulit. Ayun, may gumagalaw nga. So, confirm ko may gumagalaw, pero hindi siya aso. Hindi ko yun ma. Tapos, pasensya na kung singot ako ng singot kasi may allergy ako. May allergy siya. This is not corona. Hindi rin to sipon. Sa allergy ko to. Tapos, asan na ba tayo? Then nga. Ma-confirm ko hindi siya aso. Tapos, hindi ko na lang pinansin. Wala naman akong naisip pang iba nun eh. Hindi ko na pinansin.
Pero nung pagkatingin ko ulit, tas wala na yung gumagalaw. Sabi ko, ah, wala na. Pero nagtataka pa rin ako kasi wala naman talagang aso dun eh. Tapos, napatingin ako sa medyo gilid. Bale, ito yung wall ng garahe. Tapos may nakasilip doon na ano, shape ng babae. Shadow lang kasi yung nakita ko eh. Kasi sobrang dilim doon sa parte yun. Parang shapeshifter ganun. Onting ano lang, onting liwanag lang. Tapos sabi ko, sa ano ng isip ko, sabi ko, wala naman to kanina habang nakita ko yung ano yung shadow ng parang aso na gumagalaw-galaw. Wala yun kanina doon. Tapos para ano, sabi ko sa sarili ko, hinako, tinatakot ko lang naman sarili ko. Kasi di ba ganun tayo. Eh ano, para i-challenge ko talaga na sabi ko, hindi to totoo. Kaya, ano, tinitigan ko yung shape na yun. Yung parang babae na kasi, nakaganon siya. Tapos, tinitigan ko. Tapos after mga ano, 10 seconds, umatras siya. Grabe yung kilabot ko dun eh. Grabe talaga, as in yung, dun ko na-experience yung totoong goosebumps talaga. Tumaas lahat ng balahibo ko sa katawan. Tapos, hindi ba nag-text ka sa akin nun? Oo. Nang nakita ka? Lahat ng kakilala ko, agad nung tinext ko eh. Chinat ko. Grabe talaga yun. Tapos hindi ako tumakbo pa-uwi. Kasi di ba madadaanan ko siya. Nandun yung apartment, tapos nandito yung may something. Dadaanan ko siya eh. Naglakad lang ako, tapos iniwasan ko, gumanon lang ako. Tapos sabi ko, Jesus, Jesus, Jesus. Ang lakas ng boses ko. Eh, bawal pa naman maingay doon. Hindi ako tumakbo, binilisan ko lang yung lakad ko, tapos nakapikit na ako. Jesus, Jesus, Jesus. Hanggang sa makauwi ako sa bahay. Tapos nung nakauwi na ako bahay, nilock ko, tapos nilock ko yung pinto, tapos umakita ko dun sa bunk bed sa taas kasi ako eh. Tapos nilabas ko yung Bible ko, tapos nag-worship na lang ako talaga dun. Tapos nakapikit na ako. Tapos mga isang oras mabago umuwi yung mga kasama ko. Yun talaga hindi ko makakalimutan. Tapos? Haba na kwento. Ayun lang, ayun na. Tapos sinabi mo sa kanila? Sinabi ko. Pero inis sila nung, syempre, iniwan ko sila. Tapos dala ko pala yung susi ng umise. Eh di hindi nila lalaki yung ano, umise. Sinong bumalik? Wala. Kinabukasan na lang. Hello guys! Naputol yung video namin kanina bang kumakain kami. Hindi namin alam na itong si Soda pala ay may minimum, maximum pala. Maximum of 10 minutes recording time lang. So ayun, sayang. So yung habang kumakain kami, ang dami namin pinagsasabi doon. Tapos, di na mo pala na-record. Please don't forget to like, subscribe, and share. Good vibes! Bye bye!